Hi everyone, welcome back to another video. This is Abigatine, your architect and property specialist. For today's video, I'll be sharing with you guys LAIA residential lots. So, ito, nakita nyo dito sa background ko. Ito yung San Juan. Yan yung San Juan beach area. Yan, i-share ko lang din pala bago ko ipagpatuloy. So, sa mga nakapanood po ng vlog ko na ito, yan, actually residential farm lot siya in LAIA, San Juan, Batangas. Barangay LAIA, Ibabaw. So, ngayon kasi, kung nakita niyo yung background ko kanina, meron pong LAIA 1, 2, 3, and 4. So, ito pong vlog ko na to is LAIA 3. Okay? Yan. So, balik tayo dito sa background ko na ito. Wait. This is LAIA 1, LAIA 2, 3, and 4. So, yung previous vlog ko nga po regarding LAIA 3. So, before po kasi is nag-sold out na po si LAIA 3. So, dito si LAIA 3. Before, nag-sold out na po siya. And sa ngayon po, may mga na-reopen na lot po. So, kung meron po sa inyo mga nakapanood ng LAIA 3 vlog ko before and nagustuhan nyo yung place, well, good news po kasi may mga reopen lots po tayo. Yung cuts po is 100 square meters po at 10,000 per square meter na po siya. Yes, nag-appreciate na po yung value ng lupa dito sa LAIA 3. And for LAIA 2 naman po, yan, ang cuts po na available, so yung smallest cut po is 80, meron din pong 120 square meter, 127 square meter, 161, and 166 square meters. Price po, ang corner lot po natin is 11,000 per square meter, and inner lot po is 10,000 per square meter. So, for LAIA 1 po, sold out. But in LAIA 4 po, meron pa pong available na lot. So, ang cut po na available ay 80 square meter, 81, and 84 square meter. So, same pricing po with LAIA 2. Corner lot po is 11,000 per square and inner lot po is 10,000 per square meter. And ang promo naman po ngayon ay, well, kapag po nagbayad po kayo, ang terms po kasi is reservation fee po is 20,000 per lot and DP is 30% cash and then yung 70% po is payable either 12 or 24 months. So, kapag nagkapagbayad na po kayo ng DP, ang promo po ngayon for LAIA 2, 3, and 4, once magbayad po kayo ng DP, meron na po kayong kasama or meron na po kayong makukuhang free na one-bedroom kubo or nipahat in English with 2,500 watts na solar panel. So, again po, once magbayad po upon payment ng 30% DP, meron po kayong free na one-bedroom kubo or nipahat with 2,500 watts na solar panel. So, yan po. Promo po yan for LAIA 2, 3, and 4. So, again, ulitin ko lang po yung mga cuts na available. LAIA 2, meron pong 80 square meter, 120, 127, 161, and 166 square meters. Corner lot, 11,000 per square meter. Inner lot is 10,000 per square meter. For LAIA 3 po, 100 square meters po yung mga cuts na available at 10,000 per square meter. LAIA 4, 80 square meter, 81 and 84 square meter at 11,000 per square meter for corner lot and 10,000 square meter at 10,000 per square meter for inner lot. So, ayan. And as you can see po, yung mga dotted line, so meaning yan po yung access road natin. So, barangay road po yan. So, itong road na to, yan, is actually from, yan yung manggagaling sa highway.
So this one, yan, dire-direcho. And up to this portion, that's Puerto Laia. Okay? Tapos itong portion naman na to, yan, pag dinire-direcho nyo siya dyan, that's Cala Laia. Okay? So yan, Laia 2, 3, and 4. Tapos itong beach access naman po na yan. So from Laia 3, yan yung barangay road access, punta dito, and then there. Dire-direcho, yan. Yan na po yung public access po na dagat. So, ito po yung photos ng public access po na dagat. Okay, so yan. I think from Laia 3, siguro mga 10 to 12 minutes walk lang po siya. So, medyo masikip po kasi itong daan na to. Kaya naman po yung sasakyan, kaya lang medyo mahirap po kapag may kasalubong. So, preferably po is lakad. Ganyan. Or yung mga motorcycles or bike, e-bike, yan, pwede po yan. Again, Laia 2, 3, and 4. Okay. And the difference naman po in terms of deliverables, okay? Sa Laia 3 po kasi, same pa din po noong deliverable before. So, yung mga daan po natin dito is gravel bedding lang. But, lahat po ay mayroong solar street lights. Dito naman po sa Laia 2. Okay. Laia 2 and 3 po, same. Meron po mga solar street lights on streets. And palm tree po, meron ding mga palm trees on the streets. Yung road tracing po natin is gravel bedding lang po yung ilalagay. Meron din pong barbed wire around the perimeter, perimeters of the project. Okay? And gated po din itong area na to. Like in Laia 3, meron na pong gate dyan. So, ito yung example or existing gate for Laia 3. And same thing will happen for Laia 2 or same thing for Laia 2. Gated din po siya. And for the fence po is barbed wire along perimeter po. Again, road tracing po is gravel bedding lang. For Laia 4 naman po, gated din siya with fragrass. Per property po, merong fragrass on one side. Meron din po mga solar lamps sa streets. Ang kaibahan naman po, pagdating kay Laia 4 is cemented road naman po siya. Bamboo fence naman po yung perimeter fence. Unlike dito po sa Laia 2 and 3 na barbed wire and fence. So, ito po is gated din na farm style. And meron din po siyang sariling water supply. So, yun po yung difference with Laia 4. But all of them po, once property owner kayo dito, you can access for free yung dagat natin. So, ayan. And ito naman yung aerial shot ng Laia 2. Yan. So, ito yung termination ng Laia 2. And I'll attach some photos din po dito ng mga other aerial shots pa for Laia 2. This is Laia 3 naman po. Yan. So, yun yung termination ni Laia 3, Barangay Road. And pag dinire-diretso po siya, yan na po yung Cala Laia. So, if meron po sa inyo familiar with Cala Laia, so madadaanan nyo po itong Laia 3. So, this is Barangay Road. And dito po, meron din siyang Barangay Road. Okay? And ito naman po, yung free na kubo or nipahat. So, this is one bedroom type. So, ito yung pinaka-room. Yan. And then, ito yung pinaka-tambayan. So, if mag-avail po kayo ng property, either Laia 2, 3, and 4. So, once magbayad po kayo ng down payment, meron na kayong free kubo. And meron din siyang kasama na 2,500 watts na solar panel. Ayan. So, basically, those are Laia 2, 3, and 4. And probably, I'll be attaching some photos while kanina yung didiscuss ako. And I will also add here a drone shot
drone shot for Laia 3 para mas makita nyo yung aerial view. Yan, kung gaano kaganda and gaano kapresko. So kung meron sa inyong nakapanood din po ng previous vlog ko for Laia 3, so mapapansin nyo doon na sobrang presko ng hangin. As in, nililipad-lipad yung buhok ko, ganun. So yeah, fresco, fresco talaga dito. Syempre, province, so provincial vibes. And well, dito po sa Laia 3, yung most of my clients, kumuha sila dito ng property para po gawing Airbnb. So yun yung pinaka future plans nila is gawin siyang Airbnb business. So once property owner po kayo dito, syempre kapag bayad naman na kayo dun sa property, nasa sa inyo na po yun kung paano nyo po gagamitin yung property. So if you want it for personal use or yun nga po for Airbnb, pwedeng-pwede po siyang gawin. Or pwedeng-pwede nyo po siyang gawin. So at least po, if you're staying in Manila or someplace elsewhere and you have a property here, since San Juan is also mga puntahan po talaga ito ng mga tourists, lalo na po kapag summer or mga long weekends, madalas po talagang puntahan ang San Juan dahil nga po dun sa dagat nila. So, if you're planning to have an Airbnb business, so pwede nyo rin po itong i-consider. So, yun. Like, yun nga po, as I have mentioned, yung iba kong clients, since yung iba nasa Manila, they're thinking na, say, habang nasa Manila sila, they can use this property for, yan, i-develop nila, and then for Airbnb, they can rent it out. Or if they want to personally visit the site, so at least meron po silang matitigilan. So kapag nasa Manila sila, they can rent it out. Pag naman sila po yung naisipan nilang umuwi or pumunta ng Batangas, sila naman po yung magsistay sa property nila. So, ayun, di ba? Ang galing. For the specifics po, I will discuss it with you kapag nag-inquire po kayo sa akin. The terms, restrictions, ayan. So, i-guide ko po kayo. I will discuss it with you kapag nag-inquire na po kayo sa akin. And that's it, guys, for today's video. Again, Laia 2, 3, and 4. Ayan. So, baka naghahanap kayo ng property, ganyan, na malapit sa dagat or with free access po sa dagat. So, baka ito na yung sign na hinihintay ninyo. So, yeah, I hope nagustuhan ninyo and I hope na-enjoy po ninyo itong video ko na ito. For inquiries po, I'll be providing my contact details in the description box below. Yan. So, pwede nyo po akong kontakin dyan anytime. And if you want po na makita ng personal yung site, so, I highly suggest that. So, sana po meron kayong time or makapag-alat kayo ng time if you really are interested na mapuntahan po itong site in person. Don't worry po kasi I will assist naman po. Basta i-inform nyo lang po ako, i-message nyo lang po ako. Let's communicate para po ma-assist ko po kayo ng maayos. Okay? So, ayan lang guys. I hope you had fun or I hope you like this video. Sana po ay panoorin ninyo hanggang dulo. Yan. Yeah, again, this is Ivy Kathleen, your architect and property specialist. I'll see you on the next property. Bye!